Choco. Choco. Kamu nang kumahol diyan. So, ayan guys, update lang sa check-up ni Choco kahapon. Ayan. Ayan po yung results niya sa unang check-up niya. Bali, mababa ang kanyang platelet. Tapos, yan yung nakaraan niyang check-up. Ito na yung ngayon. Kasi follow-up check-up niya after inuman ng maraming gamot. Ayan, normal na daw yan. Ayan. So, bali, kailangan lang niyang uminom ng maraming tubig kasi kulang siya sa tubig. Ayan. Yan ang paliwanag ng doktor dyan kasi naman tayo expert sa mga medical term na ginagamit nila. Pero ayan yung check-up nila. Okay na yung dugo niya. Daw kailangan niyang uminom ng maraming tubig kasi kulang siya sa tubig, eh mainit ang panahon. Yun lang. So ayan, updated na si Choco. Kahapon yan. Hindi na po humingi ng resibo kasi nakalimutan ko eh. So, ang diet niya, bali, ubos na yung kanyang colostrum, ubos na yung gatas. Stop na siya dito sa antibiotic. Tigil na yan. Bali, itutuloy na lang namin itong vitamins. Vitamins pala, yung kulang napansin. Ito na lang daw ang itutuloy namin. Tapos, ang diet niya, pangit daw pala kapag mga wet ang pinakakain. Ewan ko pa, iba-iba naman ang mga sinasabi. Kaya, ang nangyari, bumili kami ng dry. So, eto. Si Choco, oh, grabe, grabe. Galit na galit na naman may dumaan kasi. Choco, shh! Halika dito. Dito, dali, bilis. Ano bang itik kinagagalit mo? Oh, ayan, Choco. Choco, ayaw mo? Ayaw mo? Ayaw mong kumain? Wala talaga siyang pansin. Halika dito! Shh! Choco! Choco! Ikaw hindi ka talaga susunod, ah? Ayan. Ganyan sila, guys. Para silang mga tao. Pag alam nilang hindi ka galit, bali wala lahat ng sinasabi mo. Hindi ka nila pakikinggan. Choco! Shh! Sinabi ng tama na maingay! Maingay! Choco! So, ang diet nyo, guys. Upo! Shh! Upo dyan! Choco! Tama na! So, ang diet nyo ngayon, sabi kasi, nung nasa bed kami, mas maganda raw yung dry ang ipakain. Kasi daw, ang aso ay talaga namang mga tingato. Mas prone daw sila sa cavity kasi mga wet ang pinapakain ko. Yan. So, tinry ko, bumili ulit nito. Daw, ang mga malalaki kong aso, ito mga kumakain ng dry yan. Holistic nga, kung napapansin nyo, yung mga dating video ko, talagang kumakain sila ng dry food. So, ang ginawa ko, yung wet, ito, isinama ko dito. Yan. Hanggang sa unti-unti, masanay na naman ulit siya sa dry. Hirap na nga kami pakainin siya sa mga ganito kasi mas gusto niya yung fried chicken, baboy, adobo, mas gusto niya yun, guys. So, hirap na nga kami pakainin dito. Nasanay na naman siya dito. Hindi na naman pwede kasi daw mas maganda kung dry ang ipakain. So, nakakalito, diba? So, bumili ako niyan. Yan. Tapos bumili na rin ako ng pang kisame para sabay-sabay na ang bili. So, ayan ang update kay Choco. Tapos na siya dito. Ubus na niya yan. Gustong-gusto niya yan. Kaya wala na. Ubus na. Stop na siya dyan. Ito na lang bali ang i-maintain namin. Hanggang sa maubos lang naman yan, guys. So, ayan. Pakakainin ko si Choco. Kaso nga, busy-busy pa siya dun. Choco, ayaw mo talagang kumain? Bibigay ko na to kay Ate Haba.
Bahala ka sa buhay mo. Oh, try natin kung magugustuhan niya tong almusal niya. Choco! Kainaman na. Oh, kain na. Pag ayaw mo, ayan si Ate Habao nakaabang. Dito guys sa malalaki, wala akong problema sa pagkain niyan. Oh, ayan na. Haba, talaga namang kakainin eh. Kumain na kayo, di ba? Nag-breakfast na kayo eh. Hindi ko kasi sila pwedeng sabay-sabay na. Ano guys, kasi itong mga to, kahit na kumain na yan, kakain pa ulit. Ayan o, yung isa o. Ayan yung washing kasi nagwa-washing ako eh. Clover, huwag kang kahol ng kahula. Diyan ka lang. Ayan, tahimik sila. Choco, ayaw mo? Ayaw mo talaga? Kain na. Kapag may naririnig kasi siya sa labas, distracted talaga siya o. Chismosa. Kanino ka nagmana? Ako hindi nga ako naglalabas dyan eh. Shhh! Choco! O, kainin niyo na to. Itim, kainin mo na to. Si Itim kasi guys, gentle talaga yan. Pag sinabi mong kainin mo na to, titingin pa muna yan sa akin kung totoo ba. Nakakaintindi siya eh. Kung totoo ba na kakainin na niya o hindi. Kasi alam niya na ginugoyo ko lang siya. Pero guys, kung anong kinakain ni Choco, kinakain din nila. O ayan, kumain siya ng konting ano, vitality. Sana masanay na siya dyan. Ang pagpapalit kasi ng pagkain ng aso guys, kailangan unti-unti. Kumbaga, sa umpisa half-half muna. Kumbaga, dapat, ayan, tumakbo na naman siya. May, ang iingay naman kasi talaga itong mga Choco. O, Itim, kainin mo na. Dali, ayaw na ni Choco. Ayan, balik na naman siya. Diyan pa talaga naman kasi sa pintuan magdadaldal itong mga dumadaan na ito, nakaka-distract tuloy. Nagpapakain ako ng aso. Ang hirap pa naman pagkainin nito. Ayan o. Oh. Bakit mayroon naman silang tapat? Ba't di sila doon magkwentuhan, di ba? Yun lang. Minsan okay lang. Minsan naman nakakairita na kasi kung saan talaga yung tapat ng pinto mo, doon talaga sila hihiyaw. Doon talaga sila magkukwento, di ba? Parang hindi ba nila naisip, malay mo may nagpapahinga o kaya may nagtatrabaho kasi uso na ang work from home ngayon. Anak ko, work from home. Pero hindi, hindi mo rin naman masabing, hoy, huwag kayong maingay. Kasi kabastusan naman yun. Pero sana, maisip din nila. Diba? Ayan, balik tayo kay Choco na ayan, galit na galit nga siya dahil maingay sila. Galit siya sa maingay. Choco, kumain ka konti palang nakakain mo. So, ayan guys, yun nga, yan na ang kanyang bagong diet. Kaya kung minsan, pag wala siyang ganang kumain, tinatakot ko lang siya na, oh, kainin niyo to, kasi kung gusto talaga niya yung pagkain, hindi mo na siya kailangan takutin. Pero pag kaganyang distracted siya, kailangan takutin mo siya na, ayan, kakainin na nila yung pagkain mo, o ayan, takbo na naman siya dun. Choco, ayaan na nga, huwag ka na nga kumain. Iinis na ako ah. So, ayan guys. So, sabi ng iba, bakit ko daw ibinivideo pa? Binivideo ko ito para maka-inspired naman ng iba. Para naman mabawas-bawasan yung thinking ng iba. Pagka hybrid, alagang-alaga. Pagka mga aspi natin, sariling atin, andyan lang, nakatiwangwang, tapos bantay, nakatali, minsan maalalang pakainin, minsan hindi rin. Yun. Kaya sana mabago na yung ganong pananaw. Kay anumang lahi siya, i-hybrid man siya, kay hindi, sariling atin, aspin, ay alagaan pa rin naman nating mabuti. So, ang akin, sinishare ko lang kung paano ko inaalagaan yung aking mga aso. Ganon lang, guys. Kasi, itong YouTube naman, hindi naman to talaga hanap buhay. Kumbaga, pwede mong libangan. Pero, hindi mo pwedeng asahan na, buti kung sikat ka, no? Buti kung katulad ka ni Ivana, isang, kung kunyari, isang smile lang, talagang millions ang views. Eh, hindi naman eh. Itong akin, eh, libang-libang lang. Tapos, kapag may sinahod, thank you. Pero, pag wala, okay lang. At least, nakaka-inspired naman din siguro ako ng kahit na mga limang tao dyan. Dahil sa pag-aalaga ako ng aking aso. Diba? Na kahit na aspin man sila, ay hindi ko pinababayaan at pinakakain ko sila ng maayos, o diba? Kaya nung yung si Clover, ito o, si Clover yan. Ayan yung pinto namin, si Rana, patalastas. Nung nanganak yan, eto nga sila, haba, pagkakukyut, ayan si Itim. Napagkakamalan pa yan na
malalaking aso talaga kasi nakakatakot nga naman siya. Oh. Pero ang bait niyan, siya ang pinakamabait sa lahat. So, yun nga, sabi ng iba, bakit kailangan? Eh, di siyempre, natutuwa ako sa mga alaga ko, lalo na nung pandemic, guys. Nag-start akong mag-video nito nung pandemic eh, kasi talagang kulong tayo, hindi tayo pwedeng lumabas. Walang recreation, wala lahat sa loob lang ng bahay. Nakakainip, di ba? Eh, itong bahay namin, metro kwadrado lang ito. So, nung ipinanganak yan, pandemic talaga. As in, walang labasan. Kaya pandemic puppy yung mga yan. Ayan, oh, ayan. Si Pungging ay nasa kulungan kumakain. Kasi naglalaba nga ako. Gusto niya dun sumama sa akin. Ayun, kinulong ko muna kasi mababasa siya. So, ayan. Since pandemic puppy nga sila, wala akong libangan. Kaya, nagawa ko tong YouTube na to. Sabi ko sa anak ko, gawa mo ako kasi hindi naman talaga ako marunong, guys. Hindi naman ako techie. Sa totoo lang, kita nyo naman yung video ko. Walang mga edit-edit yan. So, ayan guys, kumain na si Choco. Nahati niya. Siguro naman busog-busog na siya dyan. Kasi, gusto ko talaga kumain siya ngayon kasi iinom nga siya niyang ano niya, vitamins. So, yung aking mga cesar na yan, yung mga wet food ko, ang kakain niyan ay ito. Hati-hati naman talaga sila. Yan. Minimix ko talaga yan sa rice para makatipid-tipid naman ng konti. Yan o. Diba, Clover? Yan si Clover o. Oh. Yan si Clover guys, sa hindi pa nakakapanood sa mga dating video ko. O sige na, kainin mo na yan. Ay, ampon ko yan. Nag-start talaga ako na mag-aso. Ay, puro ampon lahat yung mga yan. Wala akong binili dyan kahit si Choco, hindi ko yan binili. Pero pagdating sa gastos naman, pag nagkakasakit, katulad nito lately, bumaba platelet niya. Nakagastos ako ning siguro nasa 9K na. Tapos nung nagka-parvo siya, nako, isang bagsakan na confine siya ng ilang araw yun. Nasa 20 plus ang gastos namin. So para na rin akong bumili guys, kasi sa mga gustong mag-alaga ng hybrid, katulad ni Choco, isa siyang Shih Tzu, maselan talaga siya guys. Hindi siya pwedeng mainit. Kaya pagka ganitong summer, pinakakalbo namin siya. Ngayon lang hindi kasi nga ayaw ng vet na i-ano siya eh, paliguan kasi nga naggagamot daw tsaka baka daw ma-stress. So ang ginawa lang sa kanya, sanitary. Ginupitan lang ng kuko, nilinis ang tenga, tapos tinrim yung sa paa, yun lang. Kaya dun sa mga gustong mag-alaga ay talagang dapat may pang-maintenance kayo, pagkain, ganyan. Hindi yung iba kasi nakikita ko gusto lang mag-alaga, nakikita ko sa post, wala raw pang pabet. Ano yun? Diba? So yun lang guys ang update ko sa aking si Choco na siya ay okay na ngayon. So, bye-bye. Choco, bye-bye na, bye-bye na, bye-bye.